Hello, mga pangga. Samahan niyo ako. Magluluto ako muli dito ng lafwa with fresh tuna recipe. Samahan niyo ako. Kaya lagi po ako nagluluto ng mga gulay. Kaya ito yung paborito ko. Yan ang sari-sari talbos, kamuti, alunggay, alugbati, at saka saluyot. Simple lang po ang alo sa linakwa, kamatis, buyas, bawang, luya. Next, hiwain po natin yung pwesto na. Kamatis po. Yung kamatis nito, ito yung naging ko hindi nawawala sa aking pagluluto ay ito ang hinahalo ko na pantanggal ng alat. Hindi kasi po ako mapangga na gano'n. Naglalagay ng itchin o magic sarap. Ito lang po yung hinahalo ko. Kamatis. Next, ang susunod natin gagawin ay hihimayin ko na po yung mga dahon. Dahon ng alibati. Sama-sama ko dito po matangga para malaw na humayumayin sa isang pinggana para malagyan din po natin ng asin. Binababad ko po lagi sa asin ang mga gulay para yung mga insekto, kung ano man mga insekto at saka chemical na nilalagay ay nawawala. Sa luyo. Yung kagandahan sa luyo, maraming sustansya sa katawan. Next po, talbos. Talbos ng kamuti.
Ito na mga pangka, tapos ko na nahima yung talbos ng mga gulay, talbos ng kamote, kalabati, at saka saluyok. Yan ang next natin gawin. Lalagyan natin po ng asin. Para mababaran po natin ang asin at saka natin i-bandawan ng tatlong bisis para wala yung asin. Yan, para mababaran natin ang asin ng mga gulay dahon. Next po ay ang last malunggay, dahon ng malunggay. Next step natin pangga ay igisa muna natin yung luya na recipe at saka yung kamatis, luyas, kamatis, bawang at saka sibuyas. So, ilagay na natin yung fresh tuna. Tapan natin sa blender. Lagyan na natin ng sabaw. Kahit mga apat na baso lang po. And then, pakuluan na natin hanggat sa maluto yung isda. Ito, luto na pong isda, luto na, laganan na po natin yung mga gulay. Unahin muna natin yung talbos ng kamuti, malunggay, ay ano, yung kalabati at saka saluyot. Pinakaulin po natin yung yung dahon ng malunggay para hindi mapaipag na hindi na over po. Malunggay. Ito guys, lagyan na natin ng asin. Timpla na po natin ng asin. Hindi na ako nagbibitsin kaya meron ng kamatis. Yun ang taga pagtanggal ko ng pait ng alat ng asin. Yung kamatis lang po. Tapos, pinakahuli natin ilagay yung dahon ng malunggay. Para pag masubrahan, mag-overcook at saka malinamnam na ang ating inapuhan with fresh tuna recipe. Huwag na natin takpan guys para hindi ma-overcook yung malunggay, yung daw na malunggay para hindi mapait. So, tikman na po natin. Yummy ng lasa. Yes, yummy na po. Pwede na kumain. Tara mga pangga, kain na po tayo. Kain na po tayo ng
Ito na recipe with lakwa ng mga gulay. Ito na, tamang tama. Ito bumuhos ng ulan. Naparami ako dito kain ng kanin. Kasi medyo malamig ang panahon at saka makahigop ng mainit na sabaw ng lakwa. Tara guys, mga pangga, kain na tayo.